Welcome to Crypto Gaming PH and channel para sa Axie Infinity Strategies and explain natin ng simple at Tagalog ang ating arena gameplay. Comment below if you have been learning sa ating mga videos. Yung gusto ko lang naman makatulong sa inyo, especially kung nagsisimula ka. And appreciate ko kayo guys sa yung mga nagko-comment, mga nagtatanong, and sa mga nagbibigay ng mga kind words. So nakaka-inspire para gumawa lalo ng mga videos kahit busy. And also, we are opening some slots for some scholarship. So click the link sa description para maka-apply ka, or kung interesado ka, or kung may kakilala ka na gusto maging scholar. Bagong lahat, don't forget to like, subscribe, follow, and hit the notification bell so that when we have new videos, ma-update kita. Ang team natin ay Aqua, Aqua Bird, Double Animon. Bird natin, Backdoor Hair Dagger. So, plant card niya. So, wala masyadong damage. And masarap i-backdoor. So, meron siyang shelter instead of the pumpkin. And then, yung beast niya. So, we should be aware na meron siyang piercing sound. Meaning, i-destroy niya yung energy. Especially kung merong energy during the round. Kaya, maganda doon, inuubos. Or, kung alam mong ititira niya yung piercing sound, dapat gamitin. Okay. So, pass tayo dyan, sir. Okay. So, yung risk dyan, pwede tayo maunahan sa backdoor, pwede rin hindi. So, unahin na natin. Mag-backdoor na tayo. Okay. Tapos, okay. Para hindi tayo manakawan, tumira tayo ng isang ano. Isang yan. Iniisip ko kung sa baba o sa taas eh. Kasi may implication yan para pagka umatake, oh, sa baba na lang. Para kung sakali hindi mag-backdoor yung bird, mapatay niya yung nasa taas. Okay lang. Matitira pa rin natin yan. Nako, nag-backdoor na si sir. Oh, pero buhay tayo. buhay tayo. Kasi ginamit niya yung ano. Buhay din siya. Pambira naman yan. Buhay din siya. Pareho kaming hindi nanalo. Parehong, ayan, hindi pa niya ginagamit yung kanyang ano, kanyang tails, yung kanyang ito, piercing sound. Bihira, oh. Yung dumating kasi na cards ko ay ano eh, kaya hindi na matay yung sa bird kasi hair dagger, pambihira naman. Eh, may less 15% yun. Ayun, nadun tayo nadali. Okay. So, aware tayo na pwedeng tumira yung piercing sound niya. So, inaano natin. Okay, heal ka lang, sir. Okay, sige. Ayan na, oh. Kita nyo, nag-piercing sound siya. So, buhay tuloy tayo dyan at hindi tayo nanakawan. So, gumamit na siya ng isang piercing sound. At least, hindi tayo nakawan. Okay. Ayan, para ma-maximize na yung dalawang ano. Wow, ang ganda ng pagkanakaw ni sir. Ninakawan tayo. Dalawa pa yung mananakaw. Paano ko nalaman? Kasi nakita ko sa shield, 30-30. Ayan o. So, 30 kasi plus 10%, 33 times 2. So, sayang naman ang pagka-tail slap natin. Aware tayo sa piercing sound, pero sa vegetal bite nakalimutan natin. Ayan. Okay, sige. Sige, sir. Ano na? Healing lang ng healing. Okay. Ayan na lang i-heal natin. Para just in case ma-burst ni bird. Oh, ayan. Yun.
Okay, at least good job yung pagkabuhay natin, pagka-heal natin. Tapos nagamit na niya yung piercing sound, so wala na siya pang steal. Okay, heal lang ng heal, sir. So, saka na muna natin ano yung bird niya kasi wala na siyang pantira dyan. Nag-heal. Yung heal yung priority natin. Healing lang tayo ng healing, sir. Healing lang tayo ng healing. Nabuhay pa. 32. Okay. Ano, ba-backdoor na ba tayo? Sige. Okay. Naku naman, sir. Hindi pa natin mapapatay. Nag-shield siya. O kailan naman tayo? Ano ba yan? My gosh. Ot! Ay, nako. Sa baba. Yun! Sa baba. Ewan ko ba? Ewan ko ba dito sa ano? Bihira naman yan, no? Okay. Hindi na natin tinitira yung bird. Kasi, pwede na tayo mabackdoor dyan. Sayang. Eh, kumbaga, we took the risk. So, kung kahit mabackdoor siya, at least isang energy na yung mapapatay. Ayun, naunahan tuloy tayo yung backdoor. Galing naman ni sir. Okay. We'll see. Wala. Wala. Yun. Nako, may isa pa. Ang galing naman ng ano doon. Isa lang. So kailangan natin itodo 'yan. Kasi next round patay na 'yan pareho. So regardless, so itutodo natin. Okay. Eh ano na eh, dapat tumira na 'yung bird niya kasi ano na eh, round 10 na Blood Moon Curse patay na 'yan, no? Oh. Oh, 'yun. So hindi siya naging mindful na mababawasan na ng 50. Pero yun, I had some bloopers din, guys. Alam nyo, kita nyo na yung sa pag sa pag dark swoop ko. Okay lang ako nag dark swoop, dun siya nag tumira, tas nagka shield tuloy. Tinipid ko kasi para safe kasi dark swoop and one card para sure na hindi eh. Nag play safe ako eh. So anyway, that's it. Pero yun nga, good thing na ayos natin yung end game, di ba? And yun, so siguro wala rin naman kasi siyang card dun sa ano, dun sa bird niya. Kaya wala rin siyang tinira. Kasi kung tumira rin siya, mamamatay pa yung ano niya, yung beast niya. And pagka tinira niya yun, yung ano, dilemma na yun, edi diretso na yung attack ng ako sa bird niya. So yeah, anyway, so at least we got the win. So I hope you learned something from the video. Comment below. Comment down your questions or your takeaways. So, ayan guys. So, like and subscribe. Thank you.